Good day mga ka-tech at mga ka-DIY. So for today's vlog ang ating gagawin ay isang capsule espresso machine. Yan. So coffee maker to guys. So ang problema niya guys ay wala siyang power. So sabi ng may-ari, shout out kay Sir Dan sa Baybay. Yan, na ito daw ay nawala ng power. Tinitignan kung anong posibleng sira ng coffee maker na ito. And agad din sinishout out ang ating mga bagong subscriber, yung mga sumusuporta po sa ating pong channel na ito, kay Sir Crossy Tech, ayan, at maging kay Sir Fix and Review, yung ating laging present sa ating pong channel na ito. So, salamat Sir Fix and Review sa yung patuloy na support sa ating pong channel na ito. Okay, ating guys tignan at i-check, ating mga testing pala guys, no, para makita nyo na wala siya talagang power. Tapos ito guys, nag-iinit. So wala siyang anything response or tunog sa coffee maker na ito. Guys, atin buksan at tignan kung ano yung posibleng sira na coffee maker na ito. Guys, ito yung laman niya. Oh. So, ito yung board niya. At mag-signan yung pinaka... Ito nga yung kanya pinaka power cord. Mula dito hanggang dito. Okay, yung isa. Okay din guys, okay yung ating power cable. Ating check guys yung pinakala niya, pinaka port. Kasi ito ay yung supply niya, pumunta sa board. Tapos yung isa rin, ito, pumunta siya sa fuse. May piston guys, may foot yan. So, tapos tumawid dito. Pumunta dito. So, ating guys, i-check. Pag tayo ay may na-read dito guys, sa dalawang ito, dito sa red, saka dito sa isang light blue na ito, sabihin ay okay yung kanyang thermal fuse. Ayan, guys. Yung blue niya, yung light blue niya ay okay. So, sabihin, okay yung kanyang thermal fuse. Tumawid yung power doon sa thermal fuse natin. At, ayan. So, ito namang sa red. Dito, isa. Tumawid din. Okay, at yung tagal guys yung ano. Yung pinaka-board niya para mas maganda yung ating test. Ayan guys, sunog ang kanyang board. So,
may sign ng parang langgam. Okay, so grabe yung sunog. So yun guys, so ito yung sabi sa niya guys. Tapos ay kung ito ay pinasukan ng ano, ng gum. So ito yung guys yung fuse niya. So ito yung fuse. Ayan. Ito yung likod niya ay ayun. Yung pinaka contact ng PCB niya ay nasunog, nasira. Okay. Pang ano ito guys ah. Ninda palitan. So atin mo lang guys linisan yung pinaka board niya. Then ating try na i-connect itong fuse niya. Then check mo mag-checkin tayo ng mga possible shorted sa component dito sa ano na to. So yun guys, temporary nagkabit tayo ng wire. Papunta guys ng line 2. Then ating i-check kung mag-okay siya. So check ko naman ito guys. Ay di naman siya shorted pati yung mga kanyang mga dito guys component. Pero ating i-double check. So far guys ay wala tayong na-read na shorted. So atin mo nang i-test kung mag-o-okay siya. Okay guys, ating i-test. Guys, okay oh. Mukhang okay. Yan, umiilaw siya guys. Nag-i-blink siya oh. Kaya lang lahat siya nag-iilaw. Huwag lang kung kasi wala pa yung kanya pinaka water tank. So may power siya guys. May power na siya. At meron siyang sound. So, atin mo nang ikakabit. Lagyan ng water tank. Ilagay tayo ng capsule. May ating i-test kung mag-okay na siya. Okay. Ilagay tayo na yung capsule. Okay. So, ating saksak. So ating i-wait guys. Ayan. Guys, ating na siyang tinest. Then, ayun nga, habang naghihintay tayo na ganyan lang siya, ay
pang hindi okay yung kanyang heater sa kapump, yung control niya. Kaya na siya guys, oh. So ati pang guys i-test, check, pero at least meron siyang power. Pero ngayon natin i-test kung bakit hindi siya nagka-function yung pump niya saka yung heater niya. So guys, may power na siya, pero ang problema ay hindi nag-iinit yung kanyang pump, ay yung kanyang heater saka yung pump, kahit okay ang kanyang thermal fuse, no? So nung chinag ko maigay yung kanyang pinaka-circuit, so itong ano guys, itong ayan, resistor na yan, 231 yan. Yan. Yan yung mag-trigger sa triac na ito. Tapos itong 231 din, para naman dito. Ayan. So, ito yung sa... So, ito ay yung sa pump. Ayan. So, ito ay sa pump. Ito naman ay yung sa heater niya. So, kaya hindi siya nagka-function kasi ay ayan. So, putok yung kanyang fuse na yan. 2, 3, 1. Ayan. So, kaya, ito yun guys. So, parehas lang yun guys. Partner yan ng 103. Ayan. So, yun guys, ating i-apalitan itong 2, 3, 1. Saka, so, yun guys. So, sabi ko rin guys na sira yung ating ano na yan, SMD na resistor, kaya akin muna siyang nalagyan temporary na resistor na 300 ohms. So ang kanyang true value ay 230. So kung kanina ay nagbiblink lang siya, ngayon ay ayan, so yung kanyang ilaw ay steady na, so siya ay nakasaksak na rin. Ayan. Kanina siya na lang, continuous lang guys yung kanyang blink. Tapos ngayon, nag-steady. Tapos kanina, hindi gumagana yung kanyang pump. At saka yung kanyang heater. Ayan, yung heater doon. So, ngayon, din tignan, tayo ay nagkabit muna ng temporary na resistor. Pero yung kanyang triac, dalawa ay okay pa naman. So, press ko ito. At tinignan kung magkakaroon ng reaction. Yun. So gumana yung kanyang vacuum. Ay yung kanyang gumana yung guys, yung kanyang pump. Yun, oh. Okay. So again, ating temporary na ikabit, lagyan ng water yung kanyang water tank. Ayan. So ating tignan kung mayroon siya nalabas na mainit tubig kung gumagana na yung kanya pinaka heater doon. So yun guys, oh. So temporary, atin mo nang ikabit yung kanya pinaka water tank. Yan, so yan. Yun guys, siya ay mainit. Kaya mo guys. Ayan. So, may siyang usok-usok. So, okay guys. Okay na yung ating coffee maker. So, yun lang guys ang problema na ito. Kasi guys, okay na. So, mapapansin guys yung usok. So, usok siya guys eh. Mainit. Ayan. So, yung isang problema, bukod sa fuse, ay nasira din yung kanya pinaka resistor na nag-activate sa triac. Kaya hindi na nag-pump kanina saka umiinit. So ngayon guys, ay okay na siya. Ayan, nag-init na siya guys. So hopefully nakita niyo yung pinaka-usok niya. Pero yun nga guys, kanina ay walang power. Ngayon okay na siya. Kailangan lang bilhin talaga ng parts. So actually yung pinaka resistor ay 230 ohms. Ayan. So, yun ang pinaka-unig na value niya. So, atin lang itong bibilihan ng resistor. And, yun.
tapos na ang fuse niya. So hope buti lang ay hindi totally na damage yung board niya sa kay Triumph, kaya pang ito ay ma-ispa naman ano. So yun, buti na lang at yun lang yung sigla niya. So okay guys, kung nagustuhan guys yung ating video ngayon ay kindly like, share and subscribe para sa mga bagong video sa ating gagawin para sa channel na ito. So yung kabuuan nito, kapag nakabili tayo guys, kasi hindi ko lang kung merong parts. Kasi kanina, umalis na ako kanina. Eh, wala akong makitang mabilang na 230 ohms. So, bali, siguro by tomorrow, baka din ako makakuha o makabili. Depende sa availability ng parts. So, in case, pero okay na siya, mainit na siya, at okay na yung kanyang pump. Okay? So, God bless mga kapating-ting. Thank you.